Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-28 ng Abril taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports banda. Entourage ni Pinoy boxing superstar Manny Pacman Pacquiao dumating na sa Las Vegas, Nevada. Defending title holder Gilas Cadets National Team umani ng back-to-back victory sa 11th Sayaba Men's Championship sa Singapore. Rain or shine, Elasto Painters handa sa posibilidad na bumawi si Talk and Text tropang Texters Ivan Johnson sa winner-take-all Game 7 ng PBA Commissioner's Cup Championship Series. Hosting ng Pilipinas ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championship simula sa Biyernes. Kasado na! Unbeaten Cagayan Valley Rising Suns. Pasok na sa semifinal ng Open Conference ng Spikers Turf. Brooklyn Nets. Pinaikli sa best of 3 ang playoff series kontra Atlanta Hawks. Cleveland Cavaliers starting forward Kevin Love masa sideline sa second round ng NBA playoffs. At two-time Grand Slam winner Svetlana Kuznetsova laglag sa opening round ng Prague Tennis Open sa Czech Republic. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye mga nagumusok na sports balita, narito na sa boxing. Dumating na sa Las Vegas, Nevada ang entourage ni Pinoy ring icon Manny the Pacman Pacquiao. Ito'y para dumalong sa ilang pre-fight events na inihanda ng mga promoters ng May 3 boxing card. Pero bago bumiyahe patungong Las Vegas, nagsagawa muna si Pacquiao ng huling apat na rounds ng sparring sessions sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. At dito ay pinayuan siya ng isang opisyal ng Golden Boy Promotions na huwag siyang masyadong manggigigil na umiscore ng knockout win kontra Floyd Mayweather Jr. May report si Mr. Ricky Ab Santos ng Studio 918. Kung si Golden Boy Promotions Executive Eric Gomez ang tatanungin, hindi dapat mag-asam ng knockout victory si Manny Pacquiao sa mega bout kontra Floyd Mayweather Jr. Ito'y dahil malaki naman ang manuwa ang tsansa ni Pacquiao na magtala ng decision win, lalo pat walang puknat siya kung magpukol ng suntok sa ibabaw ng ring. Ayon kay Gomez, importante lamang na nasa wastong kondisyon si Pacquiao para tumagal siya sa isang maaksyon. Bakan. So he averages 20-30 punches a round. Manny throws 50 punches a round. So if Manny can keep that high energy, if he does not get tired, and if he can keep that energy for 12 rounds, Manny can beat him. Manny can beat him. Naniniwala rin si Gomez na walang kakayahan si Mayweather na saktan si Pacquiao. Ito'y sa kabila ng kanyang payo na dapat maging maingat ang Pinoy champion sa mga counter blows na maaaring pakawala ng undefeated American. Okay, I don't think he has the power to hurt Manny. Mm-hmm. And what Manny has to do, what Manny always says, is he's got to go in there and swarm and throw punches and bunches and not get tired. Floyd got hit a lot by Maidana. And Manny's no Maidana. You know, if Maidana was able to hit Floyd, you know Manny's gonna land punches. Pagbibidahan ni Pacquiao at Mayweather ang Battle for Greatness fight card sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada sa darating na linggo. Para sa PTV Sports, Ricky Ab Santos, Sports Radio 918. Sa kaugnay na ulat, kumpiyansa naman ang kampo ni Floyd Mayweather Jr. na madodomina nila si Manny Pacquiao sa araw ng bakbakan sa darating na linggo. Ito ay dahil na rin sa ipinagmamalaking shoulder roll ng undefeated American fighter bukod pa sa inihahanda umano nilang atake kontra Pacquiao. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. One-sided na panalo
Floyd Mayweather Jr. ang magiging resulta ng matchup kontra Manny Pacquiao sa darating na linggo. Ito ang fearless forecast ni Floyd Mayweather Sr., ang ama at trainer ni Pretty Boy Floyd. Ayon sa nakakatandang Mayweather, bukod sa pamosong defensive style, magiging aktibo rin sa opensa ang kanyang anak na tiyak na ikagugulat umano ni Pacquiao. He understand nothing that we decide to attack with, he would not be able to stop, believe me. That's one good time, it all stopped, everything stopped. A straight right hand, gonna get it, but that's what you do for a softball, but yeah. Not... Minaliit rin ni Mayweather Sr. ang kakayahan sa ibabaw ng ring ni Pacquiao, kasabay ng pagpapahapyaw na sila umano ay malinis pagdating sa kanilang preparasyon. Manny just got himself in something he can't get himself out of. Floyd is one of the greats. Manny is just an opponent. He's just an opponent. Ain't nobody out now in 5 damn years, man. We gonna do that like it's supposed to be done. We ain't no illegal peoples. Noong isang taon ay idinamanda at naipanalo ni Pacquiao ang kaso laban sa mag-amang Mayweather na nag-akusa na gumagamit di umano ng performance-enhancing drugs sa mga nakalipas na laban ang Sarangani Fighting Congressman. Para sa PTV Sports, Rhea Arevalo, Sports Radio 918. Nipat sa regional basketball, halos hindi pinagpawisan ng defending title holder Gilas Cadet National Team sa kanilang ikalawang asignatura sa 11 Siaba Men's Championship sa Singapore. Bagamat lumiban sa laban si National Center Marcus Doutit, tinambakan pa rin ng Philippine Quintet ang lower-rated rival na Lau 124-37 kanina upang umaling sila ng back-to-back victories sa 5-team tournament. Sumandal ang Gilas Cadet sa opensa ni Troy Rosario, Parks Kevin Ferrer at Russell Escoto. Nauna rito, dinomina rin ang Gilas Cadet sa Indonesia 92-36 sa opener kahapon. Ang susunod na makakadapat ng Gilas Cadet ay ang Malaysia bukas bago nila makaharap ang host Singapore sa Biyernes. Tatlong slots para sa FIBA Asia Men's Championship sa Setyembre ang nakataya sa Siaba Cage Fest. Sa Philippine Basketball Association o PBA, mat nabigo sila sa unang pagtatangka. Tiwala pa rin ang Talk and Text Tropang Texters na mapapasa kamay nila ang titulo ng PBA Commissioner's Cup. At ang nakikita nilang susi para maselyo ang panalo sa winner take all game 7 bukas ay ang maglatag ng malapader na depensa kontra Rain or Shine Elasto Painters. Ang kabuong detalye ay ihahatid ni Haji Kaaminyo. Hindi nakakaramdam ng pressure ang Talk and Text Tropang Texters isang araw bago ang winner-take-all Game 7 ng title series kontra Elasto Painters sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y kahit pa nabigo sila sa kanilang unang pagtatangka na masungkit ang titulo ng mid-season conference sa Game 6 noong isang gabi. Sa panayam ng PTV Sports, sinisi ni Team Manager Jimmy Alapag ang sangkatutak na turnovers na naitala ng Tropang Texters na nauwi naman sa converted baskets ng Elasto Painters. Obviously, you know, the turnovers were a bit of an issue last game and a little uncharacteristic for us to have that many turnovers. So, again, we just have to do a better job come Wednesday night. You know, it's one game to get... Naniniwala rin si Alapag na kinakailangan nilang magpatupad ng malapader na depensa para maiselyo nila ang importanteng panalo. You know, obviously we want to try to, you know, limit them. Anytime we've given up 115 points, you know, we've gotten into trouble. So, you know, we have to really bring our A game both offensively and defensively. You know, again, we just got to be solid defensively. They can get points in a lot of different ways. So, you know, again, from a defensive standpoint, we got to be sharp. Sa panig naman ni na point guard Jason Castro at rookie swingman Matt Gunther, pinaghandaan na nila ang isang emosyonal at physical na laro sa Game 7 bukas ng gabi. Pasada rin lang namin yung buong contest basketball. We have a big chance naman natin. I don't expect anything that hasn't happened yet. So, yeah, of course. Yeah, there's going to be a lot of emotions. Everybody's just going to be playing hard. It'll be exciting to be a part of it. Target ng Talk and Text na matuldukan ang kanilang dalawang taong title drought sa Asia's first Play for Pay League. Para sa PTV Sports.
Aminyo, Telebisyon ng Bayan. Samantala, handa naman ang rain or shine ni Lasso Painters sa posibilidad na bumawi mula sa kanyang malamyang performance sa Game 6 noong isang gabi. Si Tokentex Tropang Texans controversial import Ivan Johnson. Nagbabalik si Haji Kaaminyo. Batid ng rain or shine ni Lasso Painters coaching staff na ibubuhos ni Tokentex Tropang Texters import Ivan Johnson ang lahat para makabawi mula sa kanyang malamyang performance sa Game 6 gabi. Ayon kay head coach Yeng Giao, tiyak na magtatrabaho ng husto sa loob ng playing court si Johnson, lalo pat bukas na ang pinaka-importante at pinakahuling laro sa mid-season conference. We do not expect him to have another 6-point game tomorrow. Yes. So, I'm sure he's going to try harder and he's going to score more. But at the end of the day, it's not what he scores that counts. It's did you win or did you lose? Hindi rin itinanggi ni Giao na medyo nakakaramdam siya ng kaunting kaba kahit pa ilang beses na silang napalaban sa isang do or die game. There's always pressure. Ang nag-iiba lang dyan, the more times you get there, the older you get, you handle the pressure a little better or you manage it a little better. But the pressure will not be absent. There's always pressure, especially in Game 7 or Finals. Samantala, tibay ng loob at mahigpit na depensa naman ang nakikita ng ilang miyembro ng Rain or Shine na susi para makapagsubi sila ng ikalawang franchise title sa liga. Just effort and energy. I think that's what happened in the game. We lost in the series. We just haven't played as hard as Tokentex. But, you know, last game and hopefully tomorrow we play as hard, if not harder. Castro, Ronnie Dell in the import. I figured we could limit their touches and their points. Have others try to contribute. The key, I think, would be defense. You know, like when cliche goes, you know, defense with championships, I think that's the strong difference tomorrow. Unang nagkampiyon sa PBA ang Rain or Shine noong 2012. At ito ay nang talunin nila sa finals ng season-ending Governor's Cup, ang BMEG Liamados na kilala na ngayon sa brand name na Pure Food Star Hot Shots. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Sa men's volleyball, napasakamay ng powerhouse Valley Rising Suns ang unang pwesto sa semifinals ng Open Conference ng Spikers Turf. Ito ay matapos sa ilang paso nila ang Cellar Dweller Instituto Estetico Manila 25-18, 25-23 at 25-23 kanina upang palawigan sa 6-0 ang kanilang unbeaten start sa 8-team tournament. Si Peter Torres ang namuno sa atake ng Rising Suns sa kanyang game-high 13 points. Kabilang na rito ang 10 mula sa Spikes. Ang huling asignatura ng Cagayan Valley sa elimination round Signal HD Spiker at ang kanilang enkwentro ay itinakda sa Huwebes. Sa women's volleyball, handang-handa ng pamunuan ang larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI para sa hosting ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championships simula sa Biyernes. At kabilang sa mga hahataw para sa bansa sa 9-day meet ay sinang star spikers Alyssa Valdez, Suzanne Roses at iba pa. May report si Ms. Ariane Malyari. Mag-iikot sa mga playing venues sa bansa ang dalawang opisyales ng Asian Volleyball Confederation o AVC. Ito'y upang matiyak ang maayos na hosting ng Pilipinas ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championship simula sa darating na Biyernes. Ayon kay Asian Volleyball Confederation Control Committee Chairman Yim Yung Bin, bukod sa mga venues, sisilipin rin nila ang technical requirements para sa hosting ng 9-day meet. I have full trust to the Filipino women as normal. So I know that they'll put up an excellent show, stage, so to speak. My wish is that the level of each participating team will be much higher than we expected. Samantala, siniguro naman ni Larong Volleyball sa Pilipinas Incorporated President Joey Romasanta na nasa maayos na kalagayan ang lahat, partikular na ang mga national volleyballs na hataw sa Asian Showpiece.
we have a very good working arrangement, and very gratified with the way the practice has been going, and more so the very manifest determination of the girls and the boys. You know, they go there, then they practice under Tay Bundit. Alam mo naman yun, drill master talaga yun. So, but again, no complaints. Everybody is just doing what they can do, and hopefully we should be able to put our best foot forward as far as the actual competition is concerned. But nonetheless, I said things could have been, but then again, given the situation, we needed to start somewhere, and I guess this should be a good start. Makakatapat ng Pilipinas sa group preliminaries ang Iran at Kazakhstan. Para sa PTV Sports, Arjan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, lansado ng lahat para sa pagdaraos ng palarong pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte. At ang pangunahing tinututukan ng mga organizers ng week-long sports fest ay ang seguridad ng lahat ng mga delegado at medics na magbabantay sa mga student-athletes na magpapakitang gilas sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyari. 5 araw bago sumikat ang aksyon, tiniyak ng Davao del Norte Provincial Government at Department of Education o DepEd ang maayos na pagdaraos ng palarong pambansa ngayong taon. Sa panayam ng PTV Sports, masayang ibinalita ni na Davao del Norte Governor Rodolfo del Rosario at DepEd Assistant Secretary Tony Umalik na naplansya na nila ang kailanganin para sa hosting ng 9-day sports fest. Mula sa security, billeting ng mga delegado, paramedics at iba pa. Kaya nga po, ang preparasyon na ginawa namin, talagang walang kasabihan nga, no holds bar to, no? Tutuhanan to, tuloy-tuloy, para sa kagandahan ng palarong pambansa at the same time, yung mga kabataan natin, mga atleta, maproteksyon na natin. Mabigyan sila ng magandang facilities ng mga playing areas at saka yung billeting. Nila, no? Readiness of our playing venues, of our billeting quarters, matagal na pong naayos yan. Sinasabi parati ni Brother Armin Luis na natin, itong nakaraang 2 buwan pang nakakalipas, handang-handa na ang Davao del Norte at Tagum City na magdaos ng ating 2015 palarong pambansa. Mahigit 12,000 student-athletes mula sa 17 rehiyon ng bansa ang inaasahang magpapartisipa sa Davao del Norte Meet na opisyal na bubuksan sa darating at magwawakas sa susunod na Sabado. Para sa PTV Sports, Arjan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Sa 2nd sunod na laro, muling dumagundong ang hiyawan ng home fans sa Barclays Center sa Brooklyn, New York. Ito'y matapos ang mani ang Brooklyn Nets ang 120-115 overtime win kontra Atlanta Hawks sa Game 4 kanina upang paikliin sa best of 3 ang kanilang serye 2 games apiece. Bukol si star guard Ron Williams ng game-high 35 points at nag-issue ng 7 assist upang makabawi siya mula sa malamyang performance sa unang 3 games ng serye. Hindi naman nagpauling si center Brook Lopez na nagambag ng 26 markers at 10 boards para sa Lionel Hollins' mentored team. Mula sa digdikang laban, nagbaon si net swingman Bojan Bogdanovic ng go-ahead 3-pointer sa uling 25 segundo ng extra period. At sa bone possession ng Hawks ay sumablay naman ang 3 game-tying 3-point attempts ni shooting guard Kyle Korver. Ang Game 5 ay nilipat naman sa home court ng Hawks sa Philips Arena sa Huwebes. Samantala, nakaiwan naman sa series sweep ang Portland Trail Blazers kontra Memphis Grizzlies habang humirit naman ang Game 6 ang Milwaukee Bucks sa sariling serye kontra Chicago Bulls. Samantala, tunghaya naman natin ang iba pang mga tambok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Masa sideline sa 2nd round ng NBA playoffs si Cleveland Cavaliers starting forward Kevin Love. Ito'y matapos na ma-diagnose siya na may torn ligaments sa na-dislocate na kaliwang braso. Natamo ni Love ang injury habang nakikipag-agawan siya ng bola kay Boston Celtics center
All Inc sa first quarter ng Game 3 kahapon kung saan kumumpleto ng sweep ang Cavaliers sa opening round ng playoffs. Sa katunayan, posible pang ma-sideline si Love sa nalalabing bahagi ng postseason kung lalabas sa resulta mga sumusunod na medical test na kinakailangan niyang sumalang sa surgery. Sa NBA pa rin, kinakailangan pa maghintay ng 2 araw ng Memphis Grizzlies coaching staff upang makapagbigay sila ng timeline para sa posibleng playoff return ni starting point guard Mike Conley. Kanina ay sumasailalim sa operasyon ng dribbler para i-repair ang facial fracture na natamo niya sa Game 3 ng serye kontra Portland Trail Blazers no isang araw. At base sa senaryo, may posibilidad na makasama ng Grizzlies si Conley sa second round ng playoffs kontra Golden State Warriors kapag naging maayos ang kanyang healing process. Nag-average si Conley ng 15.8 points at 5.4 assists per game sa nakalipas na regular season ng liga. Sa men's tennis, umabante sa second round ng Estoril Open sa Portugal si Croatian youngster Koric. Ito'y matapos na ma-upset niya si 6 seed Jeremy Shardy ng France 6-2 at 6-4 kagabi. 3 beses na naka-break sa laban si Koric at isinelyo niya ang panalo sa kanyang 2nd match point. Ang susunod na makakabangga ni Koric ay magwawagi sa All-Portuguese matchup ni João Sousa at Rui Machado. Sa women's tennis, maagang nagwakas ang kampanya ni 2-time Grand Slam winner Svetlana Kuznetsova sa Prague Open sa Czech Republic. Kagabi ay umukod ang 4th-seeded Russian kay unseeded ng China 6-4-6-3 sa opening round ng outdoor clay court event. Hindi pinaporma ni Joa ang kalaban kung saan 4 beses siyang nakabreak sa kabuuan ng match. Ito ang kauna-unang match victory ni Joa sa 5 head-to-head encounter kontra Kuznetsova. At sa football, pinasaya ng Seattle Sounders ang home crowd sa CenturyLink Field sa Seattle, Washington. Ito'y matapos na daigin nila ang Portland Timbers 1-0 kanina. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Seattle forward at ito ay nagawa niya sa 77th minute. Ito ang pang-4 na goal para kay Dempsey sa US Major League Soccer ngayong season. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. At syempre, hitik na hitik po tayo sa mga balitang sports pero mamaya mas magiging interesting po ang ating kwentuhan dahil makakasama namin kayo. Yes. Ano mga viewers sa ating pong Facebook at ating telephone line via our question of the day. And the question of the day is, winner take all Game 7, Rain or Shine versus Talk and Text. Kanino kayo? Send your answers at facebook.com/ptv4sports or via our Twitter at ptv4_sports. Okay, sagot na. At mamaya, tawag kayo sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports news ka sa bansang PTV Sports. Hello, Head. Oh, si Mama kasi nag-text. Mama ko nag-chat eh. Nasa Italy. Nasa Italy kasi si Mama. Mama, umalik na. Hindi pa. Nasa Italy pa rin. Kaya nga loner ako. Hindi ba nag-visit siya dito? Si? Mami mo. Ah, si ano yun? Ay, baba. Iba yan. Sorry, mali. Sa Italy. Ma, sa YouTube. Makapanood tayo ni Mama sa YouTube. Hi, Mama. Oh, tsaka sa ptv.ph. Correct. Live streaming. Yes, tsaka sa sports radio. Nakaano rin tayo. Siyempre. Okay. Napaka-simple po ang ating question of the day. Wala na. Simple, pero palabok pa. Alam ba? Rain or shine? Po, talk and text. Rain or shine? Auto-context. Ang daming ano ha, yung mga, yung nakita ko kanina, yung mga sumasagot, may nagsasabi, token text kasi daw experience. Aha. Well, may experience naman yung kabila. Oh, yung kabila din may experience. Nakailang finals na sila. 5th finals appearance na nila yun. Hindi ako nilalaman. Sabi nga yung ROS, runner-up o semifinals. Pero laging nandun. Sana naman ito na yung time. This time, yes. Maka pangalawang title, sinasabi nga nila. Tapos yung token text naman, naghahangad ng after 2-year title drought, kasi 2013 yung last na championship nila. No? Coach Norman Black. Under Coach Norman Black, naghahangad naman na muling mangibabaw sa liga. Mm-hmm. Okay, so paano gagawin natin? Basa muna.
Oh, mandami sa gop, dami. Hindi ko alam yung post. Dami, oh. Oh, Facebook tayo from Charles. Sige. Sabi niya mananalo ang Elasto Painters. Tiwala kaming mga fans kasi nila. Yun. Oo nga, si Chris. Na ang nagsabi na hindi sila bibitaw. Christopher Charles. Parang text, parang text yung pangalan. Okay, hindi ko naisip. Christopher Charles. Sabi ni Emerson Cahano, mawawala ng signal ang token text bukas. Yun. Umulan man o nado kami sa English, rain or shine, we will be the champion. Empress Meg. Empress? Talaga. Bago yun ah, Empress. Pwede. From Mark Angelo de Guzman, sabi niya, good evening mga idol, lalo na po sa napakaganda niyong kasama. Nahiya ako sabi naman yun. For me, rain or shine. Kasi mas buo loob nila at kailangan nila patunayan na kaya nila ang TNT. Mm-hmm. Na lagi lang sila tinatalo, lalo na dati, 0-4 sila sa finals. Oh, thanks, boss. Ko lang po if matutuloy ba yung trade kay Lassiter sa Ginebra. Binabati ko nga po pala ang De Guzman family at Ninong Edgar sa Bloodstone Street. Boss, coach, Al Francis Chua, narinig mo yun. Ba, pwede mo ako i-text. Kinukumusta tayo. Ayan. Pero hindi yan once na tinanong, no, yung kay Lassiter trade. Oo, maugong. Maugong nga na yun. Ewan ko ha. Pero siguro sabihin ni Boss Coach. By the way, si Boss Coach ang sasagot yan. Di ba, nung nakaraan, ang import sana nila si Orion Green. Mm-hmm. Eh, mukhang nabigyan ng green light si Orion na umuwi na. So, nagpalit sila. Palit na. Pero bago yan, sumugot si Boss Coach. Not true! Ayan o, di ba? Not true! Ano, hindi, totoo yan! Totoo, yan. So, ngayon, mayroon na pong bagong import ang Barangay Ginebra, Orlando Johnson. Darating po sa Friday. Yeah, maraming salamat, Boss Coach Al Francis Chua. Ang ganda nung sinabi niya. Boss Al Francis Chua. Maniwala, kasi kaibigan niya si Manny Pacquiao. Total, Manny Pacquiao. Favorite yes. Ngayon. Oo nga. Oh, na-interviewan. Na-interviewan si Coach Al Francis. So, Webes pa ako magsasabi. Yun ang pinakamagandang sagot na narinig ko. Ah. Kaya sabi niya, sa boxing kasi, parang mahirap yung masabi po, Coach, na ang lalim eh, na yung ikaw yung nag-aantay kaysa yung ikaw yung umiiwas. Diba? Mahirap kalaban yung iniiwasan mo. Oo. Kaysa yung ikaw yung aantay. Tama ba, Coach? Diba? Oo, maganda yung... Galing, ang galing. Diba? Kasi nga, ang pinapoint out niya rito, si Manny Pacquiao kasi, matagal niya na inaantay si Mayweather. Ay. So, siyempre, may gigil. Mm-hmm. Eh, si Mayweather matagal lang umiiwas. Si Boy iwas, ikaw. So, mahirap nga naman yung papasok ko ng ring. Alam mo, ito yung matagal man iiwasan. Which was confirmed to us by Eric Gomez, yung dating kapartner nila sa promotion. Kasi nung sinabi sa atin ni Eric Gomez yun na he doesn't want to fight Manny. Tinanong ko siya, diretsahan eh. In Tagalog. Eh, Eric, talaga bang sinabi sa inyo ni Mayweather na ayaw niyang labanan si Manny? Yes! Sabi niya gano'n. Pero hindi so, kaya... parang napilitan talaga. Oh, wala nang choice. Wala nang laban. No choice na. Pero hindi kaya mas naghanda si Mayweather kasi may takot. Ba, kailangan siya maghanda. Talaga. Humanda siya. Oh, that's why talaga puspusan rin yung training ni Mayweather kasi takot din siya malagasan. Takot siya mga 47-1 eh. Oh, tinamo. Inaasam-asam ni Manny. Yung isa naman, iwas ng iwas. galing ni. Di ba? Boats. Pinaka-precise. Yes. Tama si Boss Coach. Okay. Yes, yes. From Ross Attack. Okay, para sa akin, rain or shine, pero so, bago yan, nais kong iparating ang aming pagkadismaya sa bigla ang pagtaas ng ticket sa upper box. Mula game 1 na 2-6, 300 pesos lang. Ngayon, 350 na. Mas mabilis pa sa pagtaas ang presyo ng singil sa kuryente. Bakit di ba kapag finals talagang ano? Pagtaas sa singil sa kuryente. Lalo na kung Meralco pumasok, baka mas mataas pa lalo yan. Pero di ba kapag usually di ba kapag finals do, talagang tumataas din yung price. Lalo na game 7. Parang law of ano din yan, supply and demand. Oo, the two best words sa sports, basketball. Game 7. Oo, pag mataas yung demand, syempre, manonood ka, make sure na yung manood. Syempre, supply, mauubos. O, di tataas ngayon yung ano. Point ka naman dyan. Sa scalper ka bumili, di doon ka lang bumili sa ano. Oo, huwag na sa scalper.
Oh, caller tayo. Caller. Pero alam mo, minsan hindi naiiwasan yun, yung bumibili sa scalpers. Meron din. Para makapanood. Hello, oh, good evening, okay. PTV Sports. Sino po sila? Hello, good night. Hi, good evening. Hello. Ay, si Prof ito. Ah, si Prof. Michael. Guevara. Tama. Tama. Bigyan natin yung number po na natin. Sadali, Prof, ha? Ang number po natin makakibigan sa bago subong tumawag, 0936-537-9349. At nauna na nga si Prof. Prof, yes. Present kami tatlo. Kumusta na? Present! Math teacher, okay. Na? Oo. Oo, ako yun. So, Prof, anong may sagot ka sa ating question of the day? Eh, meron po. Ano? Mm. Ano ba dapat po yung may laban yung rain or shine? May laban ng rain or shine. Mm-hmm. Pero kung ako, pokintik ako. Bakit? Pokintik ako. Bakit? All the way. All the way? Dahil. Bakit ba ka na? Pero mula ako, ano, very close game po. Aling pwede. Ha? May? Very close game na. Hula ko lang po. Close game. Oh. Very close. Seven. Parang yung... Pwede. Yung Philippine Cup, close game din yun. Oo. Oh. Oo eh. Totoo lang. So yun lang yung tagot ko. Okay. Sige, Prof. Meron ko may tatanong? May question ako. Sige. Hold na pa. Yung Super Liga pala. Sino na kalaban sa final? Super Liga, parang... Semis pa lang alam ko eh. Yung sa Super Liga. Yung sa volleyball ko. Oo, nga. Last time na i-checked. Pero check namin, Prof, ha? Dahil alam mo nung ngayon, Pacquiao fever, PBA fever. Tatlo lang kami din. Okay, Prof. Check natin yan, Prof. Corrected by... Hello, Prof. Hello? Nag-go out na tayo. Kala mo nag-go out. Sige, Prof, ano? Okay na? Yung na naman. Yung na, kaya ko din ako. Sige lang, go ahead. Pabatayin ko po yung taga Pulumbuhan ng Santa Maria Bulacan, lalo na yung Trek Pass 127. Mm-hmm. At yun lang po. Okay. Thank you very much, Prof. Okay. Maraming salamat. Okay. Bye. Matuloy na lang paaga. Sige. Wala lang pasok, di ba? Bakasyon na. Oo nga pala. Bakasyon nga pala. Nasaan caller pa? Basa mo na tayo. Okay, from na, Song at Tian Jean, sabi niya, Rain or Shine, mas deserving silang manalo dahil kahit nahihirapan si Alex, ginagawa pa rin nila yung best nila para manalo, kaya Rain or Shine ang mananalo. Yeah. Ito naman, bahala na si Mindstar. Ayos pangalan na ito. Sino? Bahala na si... Bahala na si Mindstar. Sino? Ayos sa pangalan niya. Hindi, pangalan niya yun. Ah! Oo. Good evening. Alam ko, sagot niya. Good evening po. Gandang night at poging Dennis at Kuya Haji. Kuya Haji na naman ako. TNT po magja-champion kasi sanay sila sa do or die na sitwasyon. Siguradong intense bukas ang laro. Big fan po ako ng TNT. Kaya naman pala. Sana naniniwala po ako sa kanila, basta depensa lang ng mahigpit. Good luck po pala sa show ninyo. Ang ganda mo talaga, Meg. At saka po, bakit wala na po dyan si Nicole Ramos? Busy sa singing career. Oo. May Nicole. Show siya. Mm-hmm, may show siya sa... Sino may... po sama? Sa may... Sa may mga Pasay. May ano siya doon. May singing career si Nicole doon. Abangan nyo doon. Pakibati po pala si Jonathan Victoriano at Dennis Marson. Thanks po pala. Sana mabasan nyo message ko. Yes. Bukas daw sa Game 7 ang mga referee, si Kenny Bayless, si si Vera Bainza, at saka si ano, Tony Weeks. Yun. Si Bosmon Nunez, hindi mag-referee. Sir Mon Nunez, magandang gabi sa'yo. Good evening, Sir Mon. Thank you. Caller tayo, caller ha. Again, 0936-537-9349. Good evening. Hello, good evening, PTV. Teka, wala pa. Magandang gabi, PTV Sports. Hello, ano pong pangalan nila? Marlon po. Marlon. Saan si Marlon? Bago yun ha. Pagi po sa Santa Cruz, Manila. Uy! Bagong caller! Marlon, kumusta na? May bigla. Saan ka sa Santa Cruz? Ito po, okay naman po. Saan ka dyan, Santa Cruz? Okay naman po. Hindi, saan? Saan sa Santa Cruz? Dito po sa Ray Perry Club. Sa? Pero, uy, kapit bahay tayo. Hindi ako sa Kalimbas. Ayan tayo eh. Wala lang. Wala lang. Okay. Hindi ko pa ako sumarinig. Sige. Marlon, anong
lingkod namin sa'yo? Tatanong mo lang po kasi may nabasa po na parang si Mayweather po isang beses lang po siya kinuha ng nagdad. Samantalang si Pacquiao po ay siya kinuha ng blood test. Ah, ganun ba? Well, hindi pa natin nako-confirm yan, pero hindi naman tayo magtataka dahil unang-una, in a way, yung WADA ata yung ginawa nila, medyo killing kay ano yan eh, kay Floyd Mayweather Jr. At alam mo, kailangan rin yung mga nakataya rito, no? So, i-confirm natin, siguro gawa natin. Magandang ano yan, ha? Magandang angle kung sarali. Story suggestion din. Oh, saan mo nabasa? Ano po? Saan mo nabasa? Ano po? Sa parang nakita ko lang sa Facebook. Ah, sa Facebook. Okay. Pero hindi siya sports website? Hindi po eh. Sige, alamin natin yan bukas, Marlon, ha? To confirm na rin, ha? Oh, Marlon, ano, sagot mo sa ano natin? Question of the day. Rainorshine, talk and text. Gusto ko pong manalo yung Rainorshine, pero palagay ko talk and text po yung mananalo eh. Ah, ganun. Ang puso mo nasa Rainorshine, pero ang utak mo nasa talk and text. Parang ganon. Alin ang susunod? Sorry, ano ko, natanong. Walang po kung, bakit hindi po na sususpend si Ivan Johnson? Kasi parang natumigus na maglaro. Oo, oh, yun nga, gusto malaman ni Coach yung gawin. Eh, mamaya, Marlon, pagkatapos ng break natin, ipi-play natin yung interview yun ng PBA Press Corps kay Coach Yeng Giao at dun yung kanyang mga hinaing mapapanood. Oo, po. Sige. Mapapanood ko po yun kung sinawag yung si Ivan Johnson na mentally unstable. Mentally unstable. Mamaya, abangan mo. Yung buong-buo yun. Madaming nagko-comment no, na bakit mas lenient sila when it comes to import in terms of yung pagpapataw. Well, yung sa suspension, actually talaga medyo maingat sila because yung import kasi is crucial sa kampanya ng ano eh. Correct. Unless yung talagang manakal na lang na ano, di ba? Like Ronaldo Bachman, talagang yun. Ban talaga. Kitang-kita, no? Oh, Marlon, baka mo lang. Sige, ano yun, Marlon? Ang daming desk niya po para kung ginawa yun, una kay Abreta, tapos kay Mike Pingris, okay. Alex Compton. Tapos yung binangga niya po si Paulie. Kate Norwich, saka si Almasan. Aha. Tapos yung kay Polly, at yung kay Chris Chu. Coach Yeng, binangga niya. Kay Coach Yeng Giao din po. Diba? Sige, mamaya, panoorin mo yung kay Coach Yeng, yung post-game interview sa kanya. Okay, Marlon? Okay po, salamat po. Alright, maraming salamat. Marlon ng Santa Cruz. Kapitbahay ko, Santa Cruz. Kabarangay ko dyan sa Kalimbas. Okay mga kaibigan, maraming pa tayong babasahin yung mga text at yung nabanggit po natin na post-game interview kay Coach Yeng Giao at ang inyong mga tawag. Yan at maraming pang iba. Sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, at bago natin basahin muli yung inyong mga message o sagot sa ating pong question of the day via our Facebook at ang inyong mga tawag. Ito, panoorin muna natin mga kaibigan yung very entertaining post-game interview ng PBA Press Corps kay Coach Yeng Giao ng Rainorshine Ilasu Painters matapos po ang Game 6 victory. Coach Yeng! We played a lot better defense today than the last time. The only way to beat Talking Text is to be prepared to make the stops. We were able to challenge a lot of those shots today, not unlike the last time we played them. It's also the effort that we put in. Wanted to win this and extend it to a Game 7. That's all we wanted to do, give ourselves a chance to win a championship in a Game 7. So that's for all the marbles on Wednesday. Jeff Chan was in pain, but he called me up last night and asked that he be able to make a contribution in today's game, and he did. He gave us a big boost. Just trying to show the rest of the team that we really wanted to make a contribution. Even in pain, we wanted to help the team. So, gave us a big boost.
Raymond Almasan played another excellent game, not only on offense, but he was also there for defense, challenging shots by Ronnie Dell and by Jason. There's a good thing about this game also is we spread out our offense. No? We really did not look to Paul just to score, for him to just score. And we were able to sustain the pace. So we need to go against Token Text, keep the pace fast, and go into our short rotations, because we should be fresher in Game 7 against them. We've been using more players and giving the rest of the guys time to recover. So I'm hoping that's going to matter. I'm hoping that's going to make a difference in a Game 7. Well, naitanong mo na rin, Nelson. Wala sa akin na magsalita. What do you need to do to get a flagrant? No, he wasn't after the ball. Sino naman maniniwala ball ay nahabol niya? He was two arms left away from the ball. And he knew he would get all space. I don't understand. Why? What do you need to do to get a flagrant call? So, I'm just surprised. And then he kept bumping us again. And he wasn't even called for a technical. The last time, nag-uusap si Bo at saka si Paul, dumaan siya sa gitna. Habang daan, kami pa yung pinechnical. Pero ngayon, wala naman. Pinapol niya si Chris, I don't know why. Pinapol niya si Chris after Chris tried to steal the ball. For what? Why wasn't he even warned? And he was in a fighting stance. Ayun po, bakit ganun? Nangyayari. I think he's mentally unstable, but that should help us. Is he getting protection from the referees? What else do you call that? Hindi yun ang term ko, pero sinabi mo na rin, hindi ko naman sinasabi yan. Kumukha nung kay Nelson. Gamitin na rin natin, di ba? Ayun, mapapain, hindi ako. Sinusubuhan nyo. Lunok naman ako ng lunok. What do you need to do nga? Di ba? He's been a menace. Yung bang una niyang sigo kay Paul? Meron bang naniniwala sa kwarto sa Giant? There's somebody who will believe that. That was not intentional. Wala naman eh. Eh kahit patawag, hindi pinatawag eh. Thank you. Ayun na nga. At least nag-thank you. Intentional. Lodo. Oo, sila daw yung mafa-fine. Nakakatawa. Intentional. Ang kulit niya. Talaga, in-emphasize niya yung siko talaga. Ayan. Kay Paul. Okay, sige. So, balik tayo sa Game 7. Yes. Sige nga, tingnan nga natin. From Cecil Manahan, sabi niya, at ayos lang ang tawag ng mga referee, siguradong rain or shine yan, because teamwork beats talent. Go, rain or shine. Teamwork beats talent. Ang ano ang pabasa? Sure. Okay. Ano pure foods? Hindi. Joke okay, Angelica Temprosa Dayon. Siyempre, rain or shine. Kahit malakas sa team ng TNT, naniniwala ako na kaya nila etong talunin dahil di aabot sa Game 7 kung di sila magaling. Ang kulit ng ano niya, di, no? Do. Do. Ano lang yan? Typo error? Oh, sige, sa point. Ba't dalawang beses? Yung kay Jenkin. Sige. From Jenkin Jake, Kampanya. Kampanya. Token Tech, syempre, they have a deep bench. Di pa nga nagagamit nila Danny Siegel. They have more experience and championship one. Ivan Johnson will explode his performance tomorrow. So parang 9-man rotation din yung ginagamit ni Danny Coach. Siegel, ha? Ano tayo? Sa caller tayo, Meg. Danny, eventually Willie Miller, hindi pa. Ay, nawala. Ano nangyari? Willie Miller, Rob Labagala. Okay, basa muna tayo. Ito na. Yan na. Yung ating caller. Let's check it out. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello po. Hi, babae. Oo. Hello, Ineng. Anong pangalan mo? Sedi. Ano na? Sedi? Ang munting prinsipe. Ang munting prinsipe. Hello? Sedi, tama? Hello? Hello? No, I know. Iha sa... Iha ba? Iho? Beck? Anong pangalan mo? Cherry po. Cherry! Sedi naman. Sedi. Cherry!
May sagot ka sa tanong natin? Ama po. Ano yun? Pakontak po. Bakit? Kasi mayabang po rain or shine. Mayabang yung rain or shine. Ay, by the way, tagasan muna si Cherry. Cavite po. Cavite, malayo ah. Ba't naman mayabang? Kayo ka nayayabangan, Cherry. Simula ko po naman nung sa Inebra, kay Berga. Tapos ngayon, kay Kinyahan. Cherry, ilan taong ka na? 17 po. Ako po yung tumawag mo last week po yata yan. Ah, yung 17-year-old. Okay. Sige, Cherry. So, Cherry, ano favorite team mo ba? Token text? Ginebra! Ay, pero alam mo, Cherry, pag na-meet mo si J.R. Kinyahan, tsaka si Bo... Sobrang bait. Mababait yung mga yun. Palang iti pa. Ay, kasi po, sa laro, ganun po yung laro nila, dapat po mabait din sila. Game face lang sila pag naglalaro. Ah, looking ka pang kumain. Okay. Paano yan pag inuwa ng Ginebra, kunyari si Bo Belga? Oo nga, yan. Sige. Di, mabait na siya. Ewan ko po. May free Gatorade din dyan. Sa rain or shine. Okay, so Cherry, wow, meron ka gusto ba din? Tatanong ko lang po kung bakit hindi ginagamit si Natel ng Ginebra. Sino? Si? Ah, si Jens. Jens. Si Jens Natel. Jens Natel. Oh. Nasa ano kasi siya, Cherry, nasa reserve list. Oo. Pero nagpa-practice siya naman. Sipag yan. Mabait din yan. Si Jens. Buti mo hindi siya na-trade. Wala naman ganun. Sabi ni, ano, ni boss, Coach Al Francis Siwa, wala mo nang gagalawin sa lineup. Sige! Sige. Go ahead. Isa pa. Bakit po hindi kinukuha si Macri na Ginebra? Nako, yung huling balita ko, nasa Italy. Si Vernon McLean. Tsaka hindi rin po pwede sa height. Ba't gusto mo siya? Pwede. Sa Ginebra, hindi na siya pwede. Oo. Hindi siya pwede Cherry. Sa height. Sa Ginebra. Oo. Pero sa yung last four teams, pwede siya kung i-release pa. Alam po, ng Ginebra. Kailangan nata ng release pa sa Ginebra eh. Ayan. Okay po. Thank you po. O Cherry, okay. Ha? NSD. Apo. Yeah. Never say die. Never say die. Sabi ko na ito. Pero sino pinaka-paborito mo? Isa lang, sa Ginebra. Greg Slaughter. Greg Slaughter. Greg. Ha? Hello? Chris Ellis. Okay. Mahilig sa maputi. Very good. Okay. At matangkal. Sa mga spawning dollar, ha? Oo. Okay, Cherry. Ay, batay mo yung team mo. Nakayon nanonood si boss ko, Chalfa. Hello po. Hotel Mestua. Sana balik ka na. Ay! Okay. Bye, Cherry. Ticket. Ano yung gusto mong ticket? Biyahing Pasay? Cubao? Ticket pamantang Cubao. Okay, Cherry. Salamat. Thank you po. Thank you, Cherry. Okay. Ano na? Meme na agad? Ang bilis. Bago tayo pag-meme. Malapit na matapos yung show natin. Meme! Of the day! Featuring? NBA! Sa tayo, NBA ito. Ano na? Meme! Yes! Totoo ba yan? Ayan. Gato ka po yan! Nasa taas. Ha? Eastern Conference Road to Finals. Ibig sabihin, ay suwabe. Ayahay! Ang lamig ng hangin. Pagdating sa Western Conference, makmakan. Bakbakan. Agree ba kayo dyan? Ganun ba talaga? Oo. Pag East, medyo suwabe lang, easy. Pero pag West, diktikan, gano'n. Ibig sabihin, may mas magaling na ano. Tingnan natin. Kaya, alam mo, kaya madami ding na dapat to kapag ka-playoffs na. Yung top 16 na lang daw talaga. Kung baga, wala nang... Sila. Oo, wala nang East-West. Kung baga, top 16. Sweet 16. Oo. Gano'n lang gusto nilang gawin din minsan. Oo, okay lang to. Okay lang sa akin. East tsaka West. Mas okay din. Okay, mga pasasalamat! Maraming salamat sa View Blends, Cosmo Culture, Mr. Amis Lumang ng Amazing Playground, Jailer Sarah for Hookup Watches, or D. Fred of California Boo, Silox Medical Center, Miss Babes of Dimmer Aesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Jailer, nagpapabate. Yan. Belated happy birthday. Ulit! Oh. Pa,
Santiago. Jerry Santiago. Rodramos de Leon, maraming salamat. JJ Lawas, thank you so much. And thank you din po sa De Los Santos family, Marikina City. Kay Owen, hello. Happy viewing. And of course, happy viewing din po sa Pantua family, din po sa Whispering Farms, Liano, Caloocan City. And thank you very much sa mga trainees natin na napakasisipa. Miss Full Isa, thank you. Lagi, oh. Full force sila lagi. Thank you po. Okay, at abangan niyo ako. Kung saan niyo ako makabangan. Ah, yeah. Ayan. So Thursday, magpapakyaw na rin ako. Oo, oh, meron rin ba? Sot mo na. Oo. My wife, Queenie, I love you, Prince Zia, Prince Zoe, Mommy Base, Mommy G, Daddy Dan, Mama Lau. At as Sports Radio Family, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagbibigay ng tulong sa atin. Samantala, Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po, si Dennis Principe. Meg Siozon. And Haji Kami. Ito po ang inyong paboritong BTV Sports. Bye-bye.